Okay, what's up mga kaskwami? This is Klingy of Skwami C Gaming. And of course, usapang Honor of Kings tayo. And then, pag-usapan nga natin yung basic guides. Baka kasi may na-miss out ka na pwede ko pang i-share sa'yo. And then, kung paano ba i-claim yung coupon code. November merong available. And yung extra skin na pwede nating makuha for free. Ito kay Honor of Kings. So, let's go! Simulan natin pag kinek natin yung ating profile pic kung ano ba yung meron. Of course, yung same information na meron sa ML, parang ayun yung meron dito. Match history, heroes natin, para makita natin kung ano yung ating percentage sa hero. Ilang beses natin nagamit. Skin, kung gusto mo mag-flex ng skin, dito mo siya pwedeng ilagay para siyang gallery. Halimbawa may mag-view ng profile mo, makikita nila dito yung mga skins na meron ka. Permanent skin, to be exact. Honor, ito yung parang yung level ng account mo. Okay? And, sa of course, reputation, siyempre, yan yung kung wala kang offenses, ayan. Yan mo yan makikita. And then, socials. Kung ano ba kung nakakonek, data yung Facebook or Twitter mo dito. And, of course, under dito sa profile, pag pinap mo nga yung settings, dito yung makikita yung user ID. And useful yan, just in case may i-add ka na friend na may special character yung in-artihan yung pangalan. So, add them using the user ID. So, avatar, ayan. Kung gusto mong i-customize yung avatar. Of course, to modify or to personalize yung avatar, kailangan nasa gold rank ka na. Very madali lang naman. Tear up, challenge ka lang bago yung account mo to reach gold rank ng mabilis. Yung avatar frame, wala naman siyang restriction. Itong avatar ba nga pala, I think once a week din siyang pwedeng palitan. Ayan. May nakalagay yung 01 for this week. Okay? And profile, parang basic or whole information ng account summary kumbaga. And then itong honorable journey, I believe more on tap-up yan. So, hindi ko naman siya pwede discuss. Pwede nyo itap itong available at para mas ma-explore nyo kung ano ba yun. Okay? And then, kung gusto nyo namang palitan yung flag ng account or yung country, dito lang yun sa info, pero mayroon siyang may cooldown, may cooldown yun na it's like sa flag na I think ayan, every 30 days. And then yung sa lugar naman I think every 7 days yung pagpalit ng change city. Then of course nandito yung sa gender, yung birthday kung gusto mong iset, kung gusto mo nang maglagay ng tag, maglagay lang lima nun yun, parang title. And then kapag ginawa mo nga yun, meron ka rin makukuha na rewards para yung game. Okay? So of course dito sa babang settings naman, itong all done for today, parang ito yung daily login. Extra rewards group, parang yung squad dito kay Honor of Kings. And then yung videos nga, more on yung ating highlights or halimbawa may sinave ka na full video sa previous matches mo, yung sa bandang natapos yung game, sa bandang baba sa kanan merong lalabas na save video option. Ayan. Pero hindi siya highlights, yun yung parang buong game. And then, first customize, recall effect, finisher, glory card, and stickers, of course. Dito mo yun makikita. And then, community, more on yung what's going on sa community, sa guide. Itong icon na to, more on parang tips or guides about sa game. Itong set, ito ay more on socials. Itong alert button, more on notification, push notifications natin. Kung gusto mong i-disable
or enable. Punta ka lang dyan. And then, of course, itong sa inventory pala, bagay pumunta lang mo. Sa inventory, isa sa para hindi ka na matagalan sa pagtingin ng skin fragment exchange, punta ka lang dyan and then use mo. Then makikita mo na agad yung option to exchange skin just in case meron ka ng like kompletong shards para to claim hero or to claim specific skin na trip mo. Okay? And then of course dito sa modes naman, more on yung mga available na game modes dito and also baka na mismo na gawin yung bootcamp. Sa bootcamp siyempre pag tinapos mo itong mga missions na to, ayan, may makukuha ang corresponding star stone and of course pag nakompleto mo nga pwede kang pumili ng skin dito. Okay, and then of course itong icon na to, more on yung rewards natin. Ito yung level of rewards, new player mission, siguro nagbabago to from time to time, and ito yung challenge, daily challenge and weekly challenge rewards dito. Tingnan natin makikita yan at makiklaim. Then paangat tayo, of course itong dalawang icon na to, and pag tinap mo yung nasa kaliwa, more on para mga recent na nakalaro mo yung lalabas. And then yung parang may may tab or yung may rank yung sa kanan niya. If ever may mga friends ka, ayan yung ranking niyo sa friends. And at the same time, sa lugar niyo, nakikita mo, Philippines and sa Asia. I think wala pa yung global. Hindi ko alam kung idadagdag pa nila yun. And then punta tayo sa ito, yung download, syempre, yung mga resources na kailangan mong i-download from time to time. Every time na may update, itong icon na to, more on, it's a first purchase, growth reward, growth fund reward. Kaling nag-top up ka, or nag-top up ka rin ng weekly card. And then, of course, Starstone, ito nga yung ginagamit natin. And then, coupons, yung parang ito yung pinakang diamond sa game. And punta tayo sa settings button. Settings button naman, ayan. Of course, yung account na naka-login dito, makikita natin. Ayan. Graphic settings, of course, kung gusto mo yun, yung FPS. Andito naman yun. Ito, kung high-end naman yung phone mo, I think pwede mo siyang i-on. Pero kung hindi ganun ka, kung halaw, in-on mo, tapos napapansin mo, may naglalag yung game, i-off mo na lang yan. And sa settings na to, ito lang yung kaya ng device ko. Ayan. Pero okay na sa akin. Solid na yung graphics para sa akin. In much more on yung mga nasa display in-game. Ayan. Kung gusto mo makita yung FPS counter nga, lagyan mo lang ng check yan. Okay. Controls. Ayan. Kung gusto mong i-customize. Siyempre, mas ito yung nakita ko sa YouTube, yung sabi nila lang mas effective daw kuno. Ayan. So, siyempre, mas maganda yung nasa itong sa basic controls. Mas maganda yung mayroong creeps at may tower icon para mas madaling mag-target lock. And then, mas recommended daw itong lowest absolute health. Of course, show enemy avatars. Hindi pala naka-on sa akin. Pero alam ko na-on ko na yan. Ayan. Kung gusto mo, attacking while moving, parang yun, pwede kang umatake habang nag-move. Technically yun talaga yun, no? And standard daw tong auto chase distance, mas okay. Yung iba naka fully fix, pero ako naka NA lang sa akin yan. And yan, depende na sa settings niya, pero sa akin mas okay ako sa settings na to. And then ito, swipe to cancel. Mas okay sa akin to. Mas nadadalian ako. And then, layout, depende na sa trip nyo, no? Ako kasi may sarili akong trip na layout dito. Ayan, mas gusto ko na sa kanan yung teleport and yung heal button. And then, syempre, isa sa inyo lang naman yan. And makikita nyo na all heroes, kung gusto nyo i-apply sa lahat or sa specific hero lang.
save and click back. And then and another settings pa yan kung gusto mo nga yung placement ng map ay nasa kaliwa o nasa kanan, depende na sa trip mo. Parang ito na yung standard sa akin. Of course, sounds, privacy settings lang naman yan. Secondary password para yung sa ML para mas secure yung account. And itong balik sa features and privacy. Halimbawa, ayaw mo makita yung losing streak mo sa history yan. Pwede mo namang i-off yan. Achievements, kung ayaw mo na may chismoso habang nilalaro ka, pwede mong i-off yan. Ayan. More on mga chat or notice lang yan. Okay. So, yan na yan. Of course, network diagnostics para matest mo kung goods ba yung ping na gamit mong data or wifi. Ayan. So, good naman daw yung strength ko. Although 37 yun, pero 19 ms lang yung lumalabas. Kahit sa game, yan lang din talaga yun. And I think yun lang mga kaskwami. Oh, I'm sorry. And by the way, kung gusto nyo namang i-claim yung coupon code na nakita nyo or may nakuha kayo, punta lang kayo dito sa settings na to. Community, then punta kayo sa gift code. Then tap nyo lang dito. I think honor gift yung available na code na binigay nila. Exchange mo lang yan. Meron pang security. Okay, successfully exchange na daw. Tingnan natin. Ayan, so yan yung ating makukuha dito. All trial lang. Trial skin pero pwede na. At least yan. Then na puro trial skill lang yung meron. Pero yung isang option dito to get another free skin, punta lang kayo sa events tab na. Yan. Tapos itong third part icon. Ayan. Tapos punta lang kayo dito sa select permanent skins for free. Ayan. And then tap nyo lang yung claim, scroll down nyo lang, no, scroll down, tapos tap nyo yung claim, siyempre select nyo lang yung account nyo. Ay, hindi ko pala natap normal, tapos yung account name, and then link nyo lang successfully, and then taki sa mail, makikita nyo ayan, meron kayong skin selection chest. So ito yung makikita nyo dito, ayan, yung available na skin, si kay Kayan, Puyan, kay Arlie, Levi, and kay Gain and Mo. Just later tayo. Then, isa pang features event na baka nang miss out nyo. Ito yun. Ito. Yan. 1-2 pang yung port na tab. Tap nyo lang yung claim now. Although, pwede rin itong gawin sa browser. Punta lang kayo sa levelinfinite.com or I think meron siyang specific app na pwedeng i-download sa Play Store, Level Infinite Pass. Ayan. So, ito, daily login lang naman yan and play games to get ng coin. Now, ano ba yung silbi pag meron kang coin? Ayan. Okay, so pag nakaipon ka nga kasi ng coins dito, may mga pwede kang bilhin gamit yung coins na naipon mo. Scroll na, I think 5K, no? Para makabili ka ng hero selection chest or kung gusto mo namang skin, ayan, 5K din siya or kung gusto mo ng 2,000 star stone, ayan. Pero syempre mas parang mas okay itong dalawa, itong skin or hero selection chest. So ang gagawin mo lang dito, ayan, daily sign in and yan, laro ka lang ng game. Siguro and more coming soon para sa more options para makapag claim ka ng honor pass token. Hindi ko alam kung anong tawag yun, basta token. And I think yun lang mga ka-squabby yung pwede kong i-share about the basic guides kung paano i-claim yung coupon codes and then yung additional skin na pwede natin makuha ng libre
by playing Honor of Kings. And kung tinapos mo yung video hanggang sa dulo, maraming salamat. Enjoy playing Honor of Kings and always stay safe. Goodbye now. Sinimulan ko 'tong walang naniniwala sa paligid ko.